This is Upstrain and welcome again sa ating Adobe Illustrator tutorial. Kapag gumagawa tayo ng project, graphics man ito, complex design, o simple objects sa Adobe Illustrator, kailangan nating i-consider palagi yung tinatawag nating layers at saka yung groupings. Unahin natin yung groupings. Paano ba gumagana? Ano ba yung concept ng groupings sa Illustrator? Yan yung gagawin natin sa tutorial na ito. Para ma-maximize, magamit natin ng tama, magamit natin ng mas mabilisan yung tinatawag natin groups o groupings feature ni Illustrator, ay kailangan maalaman muna natin yung concept nito kung paano ito gumagana. Okay, may example ako dito, may logo ako dito, yung logo natin, yung Upstrain. Okay, itong Upstrain na to, ano, hindi siya naka-groups, hindi siya naka-group, ano. Okay, may background siya, may text, ano. So, hindi siya naka-group. Okay, kung i-select natin lahat yan, okay, labas muna natin pala yung ating appearance panel. Ano, kailangan natin yung appearance panel para makita natin yung concept mismo ng groupings kung paano ito gumagana. Okay, appearance. Okay, ito siya. Okay, pag sinelect all natin yan using the direct selection tool, okay, yan ay tinatawag nating mixed objects. Okay, mixed objects siya kasi nga ay marami siyang elements. Okay, meron siyang background, may text siya, ano, combination, ano, mixed, ano, naka-mix yung mga objects, ano. So, yung target natin dito, mixed objects, ano, sabi ni appearance panel. Okay, for example, gagawa tayo ng effects, stylize, drop shadow, okay. Okay, so dito sa appearance panel, nag-drop shadow tayo under ng mixed objects, ano. Okay, kaya yun nangyari, ano, yung background niya, yung text, at saka yung background at saka yung text may individual, about individual, merong tinatawag nating shadow, may effects, ano. Okay, yan yung tinatawag nating mixed objects na merong effects, ano, hindi siya naka groups, hindi siya naka group, ano. And i-group naman natin, ano, undo muna natin, Ctrl Z. Okay, ito naman kapag ka naka group, ano. Okay, copy natin using the alt click drag. Okay, so ang gagawin natin, i-group muna natin. Okay, right click, group. Okay, dito kanina, ano, i-select natin uli, select natin using the direct selection tool, effects. Okay, stylize, drop shadow. Okay, so yan yung kanyang effects, ano. Okay, individual elements, binigyan niya ng effects na drop shadow. Okay, ito naman yung naka-group. Okay, punta tayo sa effect, stylize, drop shadow. Okay, the same effects pero magkaiba sila ng appearance. Okay, bakit nagkaganon, ano? Okay, ito yung concept ng groupings, yung groups. Okay, kapag naka-group siya, kahit maraming elements, ano, kahit maraming elements yung nakalagay dito, ang labibigyan niya lang ng drop shadow ay yung group as a whole, ano, yung isa, ano. Kaya kung titingnan natin, undo muna natin. Pag nakaselect tayo dito, pag sinelect natin yan, sabi ni appearance panel, okay, ang ating target ay group. Dito kanina, ang target natin, pag select all natin yan, mixed objects. Dito, pag naka-group, ang target natin, sabi ni appearance panel, ay group. Okay, yan siya. Kaya pag binigyan natin effects, okay, stylize, drop shadow, okay, so yung group, binigyan niya, okay, may mga elements na hindi niya binigyan ng shadow, ano, kasi ang target niya ay buo, as a group. Okay, para makita, maintindihan pa natin ng gusto, okay, tingnan natin na. Okay, dito sa mixed objects, i-select natin yung, for example, yung 80. Okay, edit, copy, file, new, edit, paste. Okay, kapag pinaste natin, ano, yung 80, for example, dala-dala niya yung drop shadow kung sa appearance panel, ano, may drop shadow siya, ano. Pagka dito sa group naman, titingnan po ninyo, balik tayo dito, gamit tayo ng direct selection tool. Okay, click natin yung 80. Okay, edit, copy, punta tayo doon and paste natin. Okay, wala siyang
Drop shadow, bakit nagkaganon? Kasi nga kung babalik tayo dito, ang concept ng groupings, ang tinatarget niya, ano, pag groupings, pag naka-group, ang tinatarget natin ay group na bibigyan ng effects, ano. For example, hindi yung individual elements niya, individual element niya, ano. Okay? So, yun lang yung concept ng group, ano, groupings, ano. Okay, bibigyan niya effect o kung ano man yung ilalagay natin dyan sa naka-group na elements na yan, ang bibigyan niya as a whole, ano? Hindi as a individual katulad nitong una nating sample. Okay? Okay, yan yung ano-ano, yan yung concept niya, ano? Kung babalik tayo dito, ano? Isa pa, ano, para maintindihan pa natin lalo. Okay, select natin yan. Right click. Ungroup. Pag in-ungroup natin yan, ganito ang mangyayari. Ungroup. Okay, nawala yung kanyang drop shadow, nawala yung kanyang effect. Bakit? Kasi nga, kanina yung target natin ay group. Ngayon, since in-ungroup natin siya, ang target kanina natin, pag sinelect all natin yan, mix objects na siya. Kasi hindi na siya naka-group. So, ganun lang yung concept ng groupings o ng groups sa Adobe Illustrator. Ano? Palagi niyang tinatarget, hindi yung mix, hindi yung individual elements, kundi as a group. Ano? Pero kung titingnan natin, ano, may isa pa tayo, okay, group muna natin. Okay, baka isipin natin, for example, kanina, effects, stylized, drop shadow, okay. Yung shadow niya ay sa square, ano, sa background natin, ano, na square. Baka isipin natin, dito lang gumagana yung drop shadow niya sa square na ito. Hindi, ano, for example, using the direct selection tool, okay, i-edit natin yung background niya. Okay, okay, labas natin yung taas ng A at saka ng T, ano. Okay, kung titingnan mo ninyo, ano. Okay. Undo muna natin. Para makita natin. Okay. So, naka-group na tayo, ano. Ngayon, ilabas natin yung iba pang element. Iba pang mga elements dito sa ating logo. Okay, for example, nakalabas yung A at saka yung T, ano. Okay. Ang gagawin niya kapag naka-group yan, okay, select natin, group, ang target natin ay group, okay, pag binigyan natin ng effects yan, okay, stylize, drop shadow, click OK. So, binigyan niya ng drop shadow, pati yung taas ng iba pang elements, ano. Kasi nga, yung target natin ay a group, ano, as a group, hindi mix, hindi individual element, ano. Okay. Kung lalabas man yung ibang parts dito, bibigyan niya rin yung drop shadow yan, ano, kasi as a whole sila, ano. Okay? So, yan lang po yung concept, madali lang yung intindihin yung concept ng groupings o ng group sa Adobe Illustrator. Subukan natin yun at magiging effective yung paggamit natin ng group o groupings sa Illustrator. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel, Upstrain. Maraming salamat.